Kuya Mark, kailan pwede i-hold naman yung funds, as you mentioned earlier, ng bangko ang diniposito mo? I-hold ng bangko yung tinatawag na funds pag ang account is disputed. Ano yung disputed? For example, unusual. Ang kwarta mo sa bangko, 5,000. 5,000 lang. Biglang may pumasok na 10 milyon. Ha? Biglang may pumasok. So, i-hold mo na ng bangko yan, hindi mo na withdrawin. Tawagan ka, Mr. Carlo de la Peña, saan galing itong 10 million mo? Ganun yan. Ha? Kasi yung pera mo sa account mo, 5,000 lang, tapos biglang naging 10 million. Mm-hmm. Pwede nakabenta ng property. So, that's why, ang gagawin mo, mag-submit ka ng mga evidence na, oh, nakabenta ako ng bahay. Ito yung bahay ko. Na, ito yung deed of sale. Ito yung resibo. Ito yung buyer ko. Itong ID. Oh, ito. Yun ang gagawin mo. Otherwise, ang account mo maging disputed. So, unusual accounts. Second, yung tinatawag na there is no clear economic purpose. Wala kang trabaho. Ay, tambay ka lang dyan. Tapos, may account ka. Minimum lang, 1,000 pesos. Tapos, biglang, every hour, may 100,000 pumasok. After 1 hour, 100,000. After 1 hour, 100,000. Tawagan ng bangko. Mr. Juan, o bakit ka biglang may pumasok? Ano na gawa mo? Oy, nakabenta ko ng kalabaw. 10 kalabaw, binenta ko. Yung isang bayan ko, 100,000. Isang bayan, 100,000. Ito yung kalabaw. Ito yung deed of sale namin. O, yan. Explain mo sa bangko. Para hindi maging account mo maging disputed. O ikaw naman, may proof na from illegal. Ginamit, naging money mule ka ng mga terorista, mga NPA, mga ganoon. O yan, pwede ma-hold yan. Or another, yung account mo, nakuha yung account ni Pedro, ang kwarta nakuha papunta ni Maria using economic or social engineering scheme. Mm-hmm. Kasi si Maria, scammer pala ito si Maria. Kinuha niya ang kwarta ni Pedro using tawag-tawag, ito, kinuha yung mga information, tapos in-online niya, hinak niya account ni Pedro, papuntang kwarta ni Pedro, papunta sa account ni Maria. Yung tinatawag na facilitated by social engineering scheme. Pwede yan i-hold ng bangko. But only for 30 days. 30 days lang naman. Pero Kuya Mark... As a general rule, 30 days. Pero Kuya Mark... Hindi lang ha. 30 days. After 30 days, pwede i-extend yan nila. Pero kung mapapatunayan mo naman, extend yan ng korte. But pwede mo naman kung mapapatunayan mo naman na legitimate naman yung transaction, hindi dapat i-hold ng bangko yan.